Hello everyone, so today's video I'll just show you how to cook my chicken wings adobo. Inuulit ko ang video na ito kasi gusto kong i-try ang ating Dutch oven na cooking pot. So yan, nagpa-apoy na tayo, i-on na natin yan. At ready na ang ating personalized olive oil bottle. Binili ko lang to sa Home Goods. Nilagyan natin ng level para may pang anik-anik tayong mantika dito. Yan. So yan, ihintayin lang natin uminit siya. Mayroon din tayong lalagyan ng soy sauce, salt, and pepper. Puros Home Goods yan guys, not sponsored. Itong lalagyan natin ng lado, binigay ito nung housewarming. Thank you, the Brookses family. So, itry lang natin kung totoo bang super mabilisan ang pagluluto natin dito. Like example, kung magpalambo tayo ng humba, 2 hours sa regular cooking pot, dito, makukuha ng 45 minutes to an hour lang. So, habang hinihintay natin yung mantika, sasabihin ko lang sa inyo na hindi talaga ako mahilig sa garlic. So, tingnan niyo yung garlic. Mas marami yung onion, guys. Hindi ako mahilig. Iwan ko. Tapos, lagyan natin yung chicken adobo natin ng kunting ganito. Lahat ito hindi sponsored ha. Gusto ko lang ipakita. At saka nagustuhan ko tong idea na to para save space din siya dito sa cabinet natin kung saan nilalagay ang ating mga pangluto. So, mayroon din akong isa para sa ating regular vinegar. Thank you sa idea, Miss Cecile Diane Ground. Ito guys, idea rin niya to. Okay, so yan. Nilagay na natin ang sibuyas, ahos. Super init na yung mantika natin. Halu-haluin. Hanggang ma-golden brown. Yan na. Tapos, nilalagyan natin ng konting garlic salt, guys. Yan palagi ang style ko pag nagluluto. Para mag-absorb na yung lasa niya sa onion and garlic pa lang. So, natutunan ko naman yan ni Miss Chris Aquino dati. Palagi ako nanonood sa mga cooking show niya noon. So yan, nilagay na natin ang ating marinated chicken wings with chicken thighs. Of course, hindi maging wings kung walang thighs. yan. Go lang. Maraming onion yung marinating sauce natin. Nilagyan ko rin yan ng konting garlic, ground pepper, vinegar, of course, soy sauce, and oyster sauce para malasa talaga ang ating chicken wings adobo. Yan ang gustong-gusto ng mga friendship ko, ang aking chicken adobo. Yan, takpan natin. Tapos, hintayin lang natin, binuksan ulit. This time, hindi na natin takpan hanggang matuyo siya yan, dyan. Bago natin timplahan ng tubig, soy sauce, ground pepper, at saka a little bit of brown sugar. Para medyo matamis ang ating chicken adobo. Pero saka na natin gagawin yon pag mag super dry na yan. Sariling saucepan yan sa marinating sauce. Oh, see? Malapit na siya matuyo.
Okay, so perfect na to. Kunting sauce na lang ang natira. So, lagyan na natin to ng 1 cup of water. Bago natin pakpan. 1 spoon of brown sugar. Soy sauce. Estimate lang. Tapos, tikpan na lang natin mamaya kung okay na siya. Kung kulang, dagdagan. Mas okay yung magdagdag tayo kaysa maalat. Then, halo-haloin. With sabay kanta-kanta, konti humming-humming para sasarap talaga ang ating adobo. Kunting soy sauce lang nilagay. Yun na lang ang pampaalat natin, guys. Tapos, kung boil na ito mamaya, tikman natin, kumustahin natin yung lasa. Wait, muntik na nating malimutan ang ating sikreto. Okay na yan. Takpan na natin. Hanggang maluto. Guys, kumustahin natin ang niluto natin, ha? Wow! Tikman natin ang alat kung ano na. For me, it's perfect. No need na dagdagan ng alat. Okay na siya. Wow! Nagutom na ba mo, guys? Medyo nagutom na ako. Kailangan halo-haloin rin natin in between, oh. Nag-lessen na yung ano niya, sauce. Tapos, medyo malambot na siya. So, totoo nga, mas mabilis itong makaluto ng pagkain kaysa regular cooking pot. Check nga natin, guys. Kumusta na? Ay, may sabaw pa. Hintayin lang natin na talagang mag semi-dry siya. May masabaw pa. Okay, guys. So, totoo nga ang bilis maluto kapag itong cooking pot ang gamitin natin. Dutch oven in a milk cooking pot. Super heavy siya, guys. Medyo mahal. Ito's $59.99 to sa Home Goods. Iwan ko sa Amazon. Medium size to. Ang sarap na ng adobo natin. Thank you for watching. Bye-bye.